showbiz fan natin, Miss Chris Aquino, finally ay nagbigay ng latest updates patungkol sa kanyang pinagdaraan ng sakit ngayon. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Celebrity News, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. After being a month na wala pong any updates na inilalagay si Miss Chris Aquino or pinupost sa kanyang Instagram, ay finally ay nagbigay na po siya ng update dahil marami na rin po kasi ang nakakamiss at unti-unti ay talagang gusto po natin malaman kung ano na po talaga ang tunay na kalagayan niya. Ngayon nagpapagunmot siya sa kanyang latest na sakit na autoimmune disease. Ayun. So may mga sinabi po siya sa kanyang Instagram. Narito po ang kanyang post. Long post. Sabi niya, Chris Aquino, it's been a few months. I didn't want to post until I had definite info as my update. First, thank you for praying for me for us. Thank you, Minister Joji, and my INC friends for making the trip to anoint me with healing oil, sharing the biblical healing verses that I now include in my daily prayers. Thank you to my friends, the Carmelite sister in Quezon, who include me in their daily prayer. And a special thank you to Archbishop Sok. It's first step on what will likely be more than 18 months of diagnosis and treatment. I'm signed up in a hospital center for those with rare and undiagnosed illnesses. My last set of test results were conflicting. That's why I choose to have my full diagnosis and treatment with a team of multidisciplinary doctors. Ayun. So, sa kanya pong ito pong 1/4 ng kanyang update patungkol sa kanyang health is pinasalamatan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan na patuloy na nanalangin para po sa kanyang pagaling, dahil yun po talaga yung pinakakailangan po ni Miss Chris ngayon, dahil po talagang nag-a-undergo po siya ng iba't ibang diagnosis and treatment para po talagang mabigyan or maampatan ng tamang gamot at tamang treatment yung kanyang pinagdadaanan. Alam naman natin na very risky po yung kanyang sakit, lalo na po sa panahon ng pandemic, dahil immune system po niya ang talagang nagiging problema dahil sa pag hina ng kanyang immune system, hindi niya po nakakayanan talaga yung possibility na hindi siya makakain, hindi siya makatulog dahil sobrang sakit ng kanyang dinadanas. Iba ang process dito. My first step was submitting all my medical records from 2018 when my autoimmune was first diagnosed in Singapore. I had teleconsult with the assigned doctor coordinator for me, then we'll do a video consult in 2 weeks. I'll be admitted early 2023 to undergo a very imaginable test they deem necessarily. Ayan. So ibig sabihin, sinasabi niya yung test na gagawin sa kanya, hindi niya ma-imagine talaga na yun yung mga kailangan niya pagdaanan para lang po dun sa kanyang sakit na pinagdadaanan ngayon. After my result, the team shall decide what treatment will be best because the coordinator admitted I'm a challenge since I'm allergic to so many types of medicine including all the steroids. Yun po yung isa sa nagpapalala sa sakit niya, kasi yung kanyang mga gamot is hindi po basta-basta dahil meron din siyang mga allergy pagdating po sa mga gamot. So kailangan maging maingat po talaga yung doktor when it comes to giving them medication. Pang case study daw ako, one person with multiple autoimmune condition and over 100 known allergic or adverse reaction to medication. We already filed our papers with US Immigration to extend our stay. Bawal umuwi ng USA until extension is granted. So dahil nga po dun sa proseso na kanyang pinagdadaanan ngayon, hindi niya po na ipapangako na makakabalik siya this year 2023 dahil nagpa-extend pa po siya sa immigration para po makapag-stay pa sila dun sa lugar na yun. Dahil syempre nga naman po, syempre bago po sila umuwi ng Pilipinas, they make sure na talagang ligtas na siya at they make sure na maganda po na po yung health niya. Kahit naman po sino, nandun ka na sa pinakamagandang hospital, ang dami mo nang ginagastos sa yung sakit, 'di ba?
So, bakit mo po pipiliting umuwi, diba? So, better yet is magstay muna siya dyan sa USA until such time na talagang mas maging maganda na po yung kanyang kalagayan. Kasi hindi natin alam yung parang may pagka-traidor kasi yung kanyang sakit. Hindi mo alam kung kailan siya talaga, kumbaga is pag ang pinag-usapan na kasi yung immune system, talagang ibang klase na po kasi yun. So, we already filed our papers with US Immigration to extend our stay. Bawal umalis ng USA until the extension is granted. We miss our family and so many of you. I posted a picture of Kuya Beam. They are my reason kung bakit tuloy ang laban. Bawal sumuko. Tinitiis yung matinding sakit, sagad sa buto, while allergic to all pain relievers. Nako po. The constant fatigue, awful sense of balance, non-stop dry cough and shortness of breath, yung sobrang pag-iingat. I'm so immunocompromised since June. I've never been to a restaurant, never entered the store, supermarket, or mall. Nakakaawa po yung kanyang sakit, ano? I pray for the blessing to be healthy enough to still be there, mama, the one who would cook, travel for fun, goes to church, and watches movie with them, all in God's perfect time. Medyo talagang kung mai-imagine po natin yung pinagdadaanan ni Miss Chris Aquino, diba? Kumbaga, ang hirap na nga po ng sakit na pinagdadaanan niya. Tapos, kung may mga pain relievers man na binibigay sa kanya ang doctors, allergic naman siya, diba? So, hindi niya alam kung saan siya lalagay. At sinabi niya dito sa kanya pong post na tanging ang mga anak niya po ang nagiging rason kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Kasi may pagkakataon po siguro sa kanyang pagpapagaling na minsan nahihirapan na rin siyang huminga. Sinabi nga po natin sa last update natin na konting galaw lang po ni Miss Chris Aquino ay hindi niya kakayaning mag-isa, kailangan meron po siyang alalay. Ganun po katindi yung pinagdadaanan ng isang Chris Aquino. Kaya nga po ang kanyang panawagan sa lahat ng kanyang mga friends, sa lahat ng kanyang followers, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Miss Chris Aquino, ipasama niyo po siya sa inyong mga prayers. I know that nothing is impossible to God. Alam ko po na makakayanan ni Miss Chris Aquino yan, and God will surely extend her life para po sa kanyang mga anak. Kasi alam ko po na matatag at malakas po si Chris, Miss Chris Aquino, at alam ko po na makakayanan niya yan. Kasi yan naman po ang pangako ng Diyos sa atin, diba? Walang pagsubok na ipahihintulot niya nang hindi natin kakayanin. Bagkos bibigyan na tayo ng kalakasan sa oras ng pagsubok. So, yun lamang po. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.